spare ribs, pork spare ribs po ito. Then, ito yung ating mamasitas kare-kare mix. Yung ating alamang, ginisang alamang. Yan, yung ating bok choy, talong. Yan, kung may sitaw po kayo, sitaw ang gamitin nyo. Kaso walang, nandito kasi ako sa Japan, kaya itong bagyo beans o string beans ang meron, kaya ito na lang po yung ginagamit ko. Then, ito yung ating sibuyas, bawang, pang ating panggisa, at itong ating peanut. Yan, nadurog ko na po ito. So, start na po tayo. Slice ng ating mga gulay. Nakikita nyo po. Ayan. So, ito din yung ating talong. Ayan. Sibuyas and bawang. So, magigisa na po tayo. Start na po. Yung exact measurement ng ating recipe for today, lalagay ko po sa pinaka-last part ng ating video. Pakicheck na lang po doon. Lagyan po natin ito ng mantika. Kailan na natin yung bawang. Sunod natin itong ating sibuyas. Ayan, kapag nagisa na natin mabuti yung bawang at sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating pork ribs. Takpan muna natin ito. Ayan, after 2 minutes, check natin ito. Ayan. Baliktarin natin para hindi masunog yung ating karne. Natin ito takpan. Hintayin natin itong kumulo at lumambot yung ating spare ribs. Ayan, check ulit natin to kung malambot na yung spare ribs. Ayan, medyo matigas pa. So, hintayin natin itong lumambot. Ayan. Pinuna ko muna sa 1 cup na water itong ating mamasitas mix bago natin to ilagay. So, ayan, lagay na natin. Then, haluin lang po natin ito. Balikan natin to after 2 minutes. So, ayan. After 2 minutes, check na po natin to. Pagdadagdag lang po ako dito ng peanut butter. Ayan. Dadagdagan po natin to ng peanut butter. 1 tablespoon. Ito po yung ginagamit ko. Ayan. Favorite din kasi ng mga anak ko ito. Not sponsored po ito. Ayan. Sariling bili ko po ito. Kaya, ayan. Favorite ng mga anak ko. Kaya, ito lang laging ginagamit ko pag kakare-kare ako. So, ayan. Lalagyan po natin 1 tablespoon. Manamis na miss kasi siya. Kaya gustong-gusto ng mga anak ko. Mahilig sila sa peanut butter. Haluin lang po natin itong mabuti hanggang sa lumapot yung sarsa niya. Ayan. Nakikita yan. After 2 minutes,
na natin to, talagyan na po natin ito ng asin. Pwede po kayong maglagay ng patis dito kung gusto nyo. Pero maglalagay na po kasi tayo ng alamang, kaya konting asin na lang po ilalagay ko. Ito, luto na. Ayan. Luto na po ito. So, ayan. Kukulo na. Gagawin ko, pakukuloan ko po muna itong gulay natin. So, nilagyan ko po ng asin. 1 teaspoon. Then, papakuloan po natin itong ating gulay. Ako ginagawa to kasi ayoko pong na-overcook kasi yung gulay ng kare-kare, kaya sineseparate ko ng luto. So ayan, after 1 minute, hanguin na po natin tong gulay para hindi siya ma-overcook. Lagyan po natin sa malamig na tubig. Ang next ko naman gagawin ngayon is ipiprito ko po tong talong. Ng kitchen towel para hindi siya tatalsik. Pagbasa kasi na ipiprito natin, tatalsik po kasi siya. Kaya pinupunasan ko po ng kitchen towel. Ito po yung ginagamit ko. Hintayin lang po natin itong mag-golden brown. Ayan. Malapit nang maluto itong ating talong. Pwede na tayo. Ayan. Ito na po yung ating kare-kare. Ready na po yung ating pork kare-kare. Lagyan po natin na para mas maganda yung itsura niya. Lagyan natin lang maning dinurog. At syempre, hindi mawawala yung ating ginisang alamak. Pork ribs kare-kare. Gustuhan nyo kung paano ko lutuin. And please like and share and subscribe na rin po for more videos. Thank you! Bye!